Wow. Welcome back mga kanatik. Yan, so for today, mag-upgrade tayo ng ating CBT o yung tinatawag nilang panggilid. Yan, so from stock, meron tayong mga nabiling some parts na JBT na siyang ipapalit natin. Yan, so dito gagamit tayo ng 21mm socket. Yan, para matanggal natin yung ating pinaka drive face. Yan. So pwede natin hatakin yung pinaka drive face natin. Right. Yan. Then dito naman sa kabilang side. So dito gagamit naman tayo ng 19mm na socket para matanggal naman natin yung sa may bell housing natin. Yan. So pwede kayong gumamit ng preno sa likod para ma-hold siya, or pwede nyo rin hawakan ng paa nyo para makontra yung pag-ikot ng gulong dito sa likod, para matanggal natin yung nut and washer dito sa bell housing. Right. So plano ko nga rin pala dito sa bell housing para regroup natin siya. Pero siguro sa mga susunod na araw na lang. So obserba muna natin yung upgrade na gagawin natin ngayon dito sa ating JBT upgrade na siyang ipapalit natin sa mga ilang parts ng ating CBT. Right. So tanggalin na rin natin itong pinaka boss drive, then yung pinaka pulley natin. Right, so sa mga nagtatanong kung ano ba yung stock size ng bola ng Honda Click, so sa 125 is straight 15 grams, then sa 150i naman is 15.5 grams straight din. Right, so ito nga pala yung susubukan natin combination ngayon sa bola. So 14 grams, and then combination ng 13 grams. Yan. So alternate lang yan. 14, 13, 14, 13, 14, 13. Yan. So hopefully bukuha natin yung arangkada na gusto natin. Then lagay na rin natin yung pinaka back plate natin, then yung slide piece. So yung pulley set natin, yan, kompleto na. JBT set na siya. Alright. Then isasalpak natin dito yung pinaka boss drive na stock natin. Yan. Then babalik na natin siya dun sa pinaka assembly niya. Right, so ganun pa rin kung paano natin siya tinanggal. Yun pa rin yung mga ibabalik natin. May pinalitan lang tayo. So wala tayong tatanggalin, wala tayong idadagdag. So dito naman sa ating torque drive, ayan. So hindi ko na napakita sa inyo kung paano natin kinabit yung pinaka center spring natin. Dahil wala tayong pang torque, dinala ko na siya shop ng tropa. So from 800 na stock na center spring, ginawa na natin siyang 1000 JBT na center spring naman. Alright. So kapag magbabalik tayo ng belt, lagi niyong tandaan yung pinaka Honda dapat nakaharap sa inyo. Yan. Hindi nakabaligtad. Right, then pwede nating ikabit yung ating pinaka torque drive assembly. Yan. So kung makikita niyo dito, yung clutch na ini assembly natin is naka JBT na rin, pero hindi pang click yung gamit natin kundi pang Aerox and Max na clutch lining assembly na JBT. Ayan. Then ikabit na rin natin yung ating drive face. Right? So ikalog-kalog yung belt sa loob bago nyo idiin yung pinaka drive face. Ayan. Para hindi maipit yung belt.
Then syempre, huwag niyo kalimutan ibalik yung mga nut and washer. Oops, bago yan, lagyan muna natin itong bell housing niya. Ayan. Then yung mga nut and washer na each side, ang pulley tsaka yung pinaka torque drive natin. Alright, then tsaka natin siya ihigpitan. So dito nga pala sa ating belt, bago natin siya higpitan or habang hinihigpitan natin siya, dapat natin siyang kalug-galugin para maiwasan natin yung pag-ipit nito. Right? Then syempre, ganun pa rin ang ating gagamitin sa pag-higpit. Deep socket pa rin ang gagamitin natin. So unahin na natin itong side ng ating clutch lining assembly. So 19mm socket pa rin ang ating gagamitin dito. Yan. Then syempre, kailangan pa rin natin pigilan yung ating gulong sa likod or pwede naman gumamit ng preno sa likod. Pero since mag-isa lang tayo, kaya ganito lang ang gagawin natin. Then dito naman sa ating pulley assembly, so ganun pa rin, gagamit tayo dito ng deep socket na 21mm. Right? Then tulad ng sabi ko kanina, habang hinihigpitan natin yung ating pulley set, kailangan natin kalug-kalugin yung ating belt para hindi ito maipit ng pulley din ng drive face. Alright? So, prevention is better than cure. Para wala namang masama kung gagawin lang natin, di ba? Ako, turo lang din sa akin ng tropa ko to. Right, so bibigyan ko lang kayo ng feedback pagka na-test na natin siya along the road. Ayan. Then hopefully sana makuha natin yung arangkada na gusto natin. Sa dulo wala man akong problema, kahit wala siyang dulo, hindi ko naman siya totally kailangan na kailangan. Right, so sa arangkada lang ako, kasi lalo na matraffic dito sa Maynila, kaya yun ang gusto ko makuha. Right, then so tapos na tayo. Ayan. So ibabite na natin ulit yung ating mga cover niya. We're good.